Ang pinakamahal na lumang bote na nabenta sa kasaysayan ng Pilipinas. Unang yugto, Beer Bottle Edition. Number 1. Halili Beer ng 1960s Philippine San Miguel Corporation. Ang numero 1 sa ating listahan ay ang Halili Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabenta ng humigit sa 36,000 piso. Bago pa man magkaroon ng monopolyo ang San Miguel Corporation sa industriya ng serbesa sa bansa, mayroong Halili Beer na nagbigay para sa pagpapatakbo para sa mga pera nito. Popular noong 1960s, ang Halili Beer ay ginawa ng Fortunato F. Halili Enterprises, isang kumpanyang itinatag ni dating Bulacan Governor Fortunato Halili. Ang kumpanya, na ang serbeserya ay itinayo sa kahabaan ng Balintawak sa Quezon City, ay nagmamay-ari din ng iba pang mga produkto at pakikipagsapalaran sa negosyo kabilang ang Mission Beverages, Goody Root Beer, at ang Halili Transit. Ang Halili Beer at iba pang mga inumin na ginawa ay nawala dahil sa isang strategic acquisition o kawalan ng pamumuno. At nabanggit na noong si Governor Halili ay naapektuhan ng infantile paralysis, walang sino man sa kanyang mga anak na lalaki ang pumalit sa negosyo, kaya nawala ang pangalan nito. Ang isa pang bersyon ay nagsasabi tungkol sa San Miguel Brewery na pinagbantaan ng Halili Beer, na humantong sa una na bumili ng mga stock ng huli. Anuman ang tunay na kwento, ito ay nagtapos sa pabor sa San Miguel na kalaunan ay mabawi ang monopolyo sa lokal na pamilihan ng beer. Number 2. Max Premium Beer ng 1980s Philippine Asia Brewery. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay ang Max Premium Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 10,700 piso. Ito ang pangalawang produkto ng Asia Brewery na ipinakilala noong 1983. Na inilunsad noong 1983 bilang sagot ng kumpanya, at upang makipagkumpetensya para sa branded na Red Horse ng San Miguel Corporation. Sinabi ng brewer na ang Max Premium ay katumbas ng ilang world-class na beer dahil ginawa ito sa mga espesyal na pasilidad ng paggawa ng serbesa, gamit lamang ang mga dekalidad na malt. Gumagamit din ang kumpanya ng mga lebadura upang makagawa ng bihirang Max Premium sa isang mababang temperatura, mabagal na pagbuburo, na proseso upang mapahusay ang kalidad nito. Pinagtibay nito ang paraan ng non-heat treatment sa panahon ng proseso ng esterilisasyon upang gawing mas sariwa at mas mayaman sa lasa ang beer. Number 3. Lager Light Beer ng 1980s Philippine San Miguel Corporation. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay ang Lager Light Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 8,100 piso. Ang pag-inom ng serbesa ay madalas na nakikita bilang lalawigan ng mga lalaking pang-macho. Ngunit ang pagpasok ng Lager Light ng San Miguel ay nagpakita na ang matagumpay na mga kababaihan ay maaari ring tumanggap. Sa mga patalastas na nagtampok ng noon newscaster na si Loren Legarda, ang pop singer na si Joey Albert, at ang direktor na si Loris Guillen na nagpapahinga, marami sa mga babaeng karera sa Maynila ang nakapansin at nagsimulang ipagdiwang ang kanilang sariling mga personal na tagumpay na may hawak na malamig na beer. Ang tagline ay, "Lady, you deserve a break." At ito ay isang groundbreaking na hakbang na nagpalaya sa maraming kababaihan mula sa mga inaasahan ng lipunan, upang bigyan ka ng larawan kung paano ito. Ang tanging iba pang inuming may alkohol na ibinebenta sa mga kababaihan noong panahong iyon ay si Maria Clara Sangria. Siyempre, kailangang sabihin na ang Lager Light ay orihinal na nakatarget sa mga lalaki ngunit hindi nila ito kinuha ng maayos, sa pag-aakalang hindi macho, ang pag-inom ng light beer, kaya lumipat ang advertising sa mga kababaihan. Number 4. Beer na Beer, ng 1980s hanggang 1990s, Philippine Asia Brewery. Ang pang-apat naman sa ating listahan ay ang Beer na Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 7,300 piso. Ito ay orihinal na inilunsad ng Asia Brewery bilang Beer Pale Pilsen noong 1988, at nagdulot ito ng malaking kontrobersya sa industriya ng Pilipinas habang inaangkin ng San Miguel ang paglabag sa copyright at hindi patas na kompetisyon.
Nanalo ang Asia Brewery sa unang round sa Pasig Regional Trial Court ngunit ang desisyon ay binaligtad ng Court of Appeals noong 1991, ipinagbawal ng Asia Brewery ang paggamit ng brand name. Ang Beer Pale Pilsen ay pinalitan ng pangalan noon na Beer na Beer. Para sa isang kompetisyon na sinasabing sagupaan ng mga titans noon, nagsampa ng kaso sa Marikina Regional Trial Court ang Asia Brewery na pinamumunuan ni Lucio Tan laban sa San Miguel noon na pinamumunuan ni Danding Cohuangco noong 1997, na sinasabing ang San Miguel ay nag-imbak, nagwasak, at ilegal na inalis ang mga walang laman na bote ng beer at plastic crates ng Asia Brewery mula sa sirkulasyon kaya ito ay naging rare sa mga kolektor. At nakakuha rin ng parangal ang Beer na Beer na flavor-wise, at sinasabing mas gusto ng 9 sa 10 umiinom ng beer sa blind taste test, para sa smooth, clean, and refreshing, na lasa ng beer na nanalo ng 3 Mond Selection Gold Medal sa Brussels. Number 5. Carlsberg, ng 1980s Philippine Asia Brewery. Ang panglima naman sa ating listahan ay ang Carlsberg Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 4,600 piso. Noong 1987, natanggap ng Asia Brewery ang lisensya na gumawa ng internasyonal na tatak sa Pilipinas, at nakatanggap ito ng napakaraming hype. Ang mga Pinoy na gustong makitang mas makamundo ay sumabak sa pagkakataong subukan ang bagong premium na beer na ito na nasa berdeng bote sa halip na karaniwang amber o kayumanggi. Sa panlasa, ang Europale ay hindi talaga akma sa panlasa ng mga Pilipino, at ang aroma nito ay isang matinding kaibahan sa matamis na amoy ng Chico, na nakasanayan ng mga Pinoy. Ang Carlsberg ay ang paghahanap ng mas magandang beer para sa mga panlasang Pinoy. Mahigit sa 100 na taon matapos ang founder na si J.C. Jacobson ay ang pinagkadalubhasaan sa sining ng paggawa ng mahusay na Pilsner, at patuloy pa rin sa paghahanap ng mga paraan upang mapabuti lalo ang beer. Sa perpektong balanse ng Danish Pilsner at kahangahangang Presko, at may ganap na lasa at isang natatanging hoppy aroma. Ito ay may uri ng full-bodied Danish Pilsner, na may Pilsner malt o null lacs barley. Ang hops ay isang timpla ng mga dekalidad na varieties ng mga hops na tumitiyak ng magkakaparehong lasa. Number 6. Bierhausen, ng 1980s, Philippine Asia Brewery. Ang pang-anim sa ating listahan ay ang Bierhausen na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 4,500 piso. Ang pangunahing pinanggagalingan nito ay isang natural na serbesa, dahil ito ay tinimplahan gamit ang tubig sa bukal ng bundok. Ito ang unang brand ng beer na inilunsad ng Asia Brewery noong 1982 na sumalungat sa mga dekada ng dominasyon ng San Miguel. Dahil tradisyonal na magkasama ang beer at sports, narito ang maliit na trivia sa basketball. Ang Bierhausen ay may sariling PBA team na pinangungunahan ni El Presidente Ramon Fernandez. Ito ang simula ng tunggalian ng Fernandez-Jaworski nang ang dalawang dating magkasama sa Toyota ay naglaban sa loob ng ilang season para sa hardcourt dominance. Dahil dito, nakahiligan na kinokolekta ang mga bote nito ng mga kolektor dahil sa mga iniidolo sa mga sports kagaya ng basketball na nagbibigay ng alaala sa mahihilig sa basketball. Number 7. Manila Beer, ng 1980s, Philippine Asia Brewery. Ang pangpito sa ating listahan ay ang Manila Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 4,200 piso. Ibinente ito bilang isang murang extra strong na beer, perpekto para sa pag-hangout kasama ng mga barkada. Ito ay inilunsad noong 1985 at mula noon ay binago at muling inilunsad ng Asia Brewery noong 2010 bilang isang walang sabit at no hangover na inumin upang maabot ang pagkabata. Ang Manila Beer ang una at tanging super premium na all malt strong beer. Ano ang ginagawa nitong espesyal? Ang all malt beer lang ang makakapagbigay ng mas fuller body, mas malinis na lasa at heat. Hindi tulad ng mga regular na beer na gumagamit lamang ng 60% malt at pinupuno ang iba ng mas murang sangkap, ang Manila Beer ay hindi gumagamit ng mga additives. Ito ay ginawa lamang mula sa pinakamagagandang sangkap, premium malt, hops at tubig, na nagbibigay sa iyo ng premium na lasa sa bawat lago. Number 8.
Stag Pale Pilsen Beer ng 1990s Philippine Asia Brewery. Para naman sa pangwalo sa ating listahan ay ang Stag Pale Pilsen Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 4,200 piso. Dahil sa murang presyo nito noon, ang bahagyang mapait na beer na ito na may komplikadong aroma ng Asia Brewery ay nakahanap ng hindi sinasadyang pamilihan. Ang mga high school na lalaki na nagsusumikap sa ilang inumin sa mga party sa bahay. Ang pinakakilalang endorser nito ay ang action star na si Jerry Craval, na sinasabing kumakatawan sa kabataan noong panahong iyon, sa isang kampanyang pinamagatang, sa daigdig ng malaya, kung saan ang mensahe ay maaari kang maging anumang gusto mo. Ang Stag Pale Pilseners na may isang Philippine Basketball League o PBL team noon na pag-aari ng Asia Brewery Incorporation. Isang kumpanyang pag-aari ng grupo ni Lucio Tan. Sumali ito sa liga noong 1995. Ang koponan ay pinalitan ng pangalan na Tanduay Gold Drum Masters noong 1997 at nanatili sa liga hanggang 1999. Ang prangkisa ay ang pinaka nangingibabaw na koponan sa panahon ng PBL stint nito, na naglalaro sa finals sa lahat ng 10 kalahok na kumperensya, na nanalo ng 7 kampyonato, kabilang ang isang Grand Slam finish sa debut year nito, 1995, at 4 na magkakasunod na titulo mula 1996 hanggang 1998. Ang prangkisa nito ay inilipat sa Samahang Basketball ng Pilipinas noong 1999, na naging pangalawang pagkakatawang tao ng Tanduay sa PBA. Ang grupong Lucio Tan ay babalik sa Philippine Basketball League noong 2009 nang kunin nito ang Bacchus Energy Drink Raiders Zero Warriors at pinalitan ang pangalan ng koponan bilang Cobra Energy Drink Iron Men. Number 9. Gold Eagle Beer ng 1990s Philippine San Miguel Corporation. Para naman sa pangsyam sa ating listahan ay ang Gold Eagle Beer na lumang bote ng Pilipinas na nabente ng humigit sa 4,150 piso. Isa itong light-bodied na murang beer na ginawa para sa madaling inumin ng San Miguel Corporation. Ang target market ay ang manggagawa, kasama ang mga endorser tulad ni Ka Freddy Aguilar sa isang sepia-toned na parangal sa simpleng buhay sa kanayunan. Isang cheeky na patalastas kasama si Idol April Boy Regino, ang nagbigay puri sa mga kabutihan ng pagiging malamig bilang isang gantimpala sa paglampas sa pang-araw-araw na hamon. Habang nagbibigay ng mga innuendos tungkol sa isang magsasaka na magaling mag-araro, at isang mekaniko na magaling mag-ayos, kasama ang mga magagandang babae na nakangiting naglilingkod sa mga inumin. Sana nakatulong sa inyo ang topic natin ngayon, tungkol sa pinakamahal na lumang bote sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito po ang iyong lingkod at your treasure. Huwag kalimutang mag-subscribe, share at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!